ay si What Is Up dahil nga kumakati na naman ang ating mga paa, gagala na naman ang Mosang Churis. Tayo nga po ay pupunta sa 24/7 Balikbayan sa Tiwi Albay. Based on my research from Google Maps, mention 39 minutes and 27 kilometers from Tidaco City at ang sasakyan po namin ay motor lang naman po. I mean, sidecar na motor. Kung kayo po ay may sasakyan, malamang sa malamang ay mas mabilis kayong makakapunta doon dahil wala pong traffic dito sa Tidaco City from Tiwi. So ayan po, makikita niyo po ang view na napakaganda. Nag-aani na po ang mga magsasaka dito sa amin. At dahil summer na, maganda ngayon ang panahon. Maganda talaga ang mag-swimming, mag-outing with family, friends, and with your jowa. Para di naman mabawasan, maibsan ang init sa ating mga katawan. Yan nga po palang nakikita niyong mga nakasako, yan po ay mga biik. Charot. Ang lamang po niyan ay rice. Ayan po, binibilad po nila at pagkatapos pong ibilad ay ready na for rice meal. Malaking saludo naman po sa ating mga farmers dahil sobrang sipag po nila, di ba po? Kahit na sobrang init ng panahon, talagang matyaga nilang binibilad ang mga palay. Dito na nga po yan sa Tiwi, ito pong kalsada na ito ay Tiwi na po ito. At tingnan nyo naman po si nanay, ang sipag-sipag, di ba? Nakatatapos lang niya maglaba. At dito ka lang makakita na libre ang tubig. Kung sa ating nasa siyudad ay mahal ang tubig. At dito rin po kapag umuulan ay nagla-landslide. Kapag umuulan may tendency po talaga na lumambot ang lupa at mag-landslide. Tingnan nyo naman po ang lalaki mga bato. At kung ikaw ba naman ay matabunan yan, Diyos ko, hindi ka nang aabutan ng buhay ka. Mag-ingat po kayo kung dadaan po kayo dito sa may parteng papunta na itong Kamsur. Medyo malaki-laki din po pala ang damage ng landslides kasi hanggang dito po ang guho ng lupa. Tinalamang at nabigyang pangsingka agad ito ng ating local government ng DPWH. At ayan na po, tingnan nyo po, inaayos na po nila. Maraming salamat sa inyo! Ayon sa sipag ng ating mga manggagawa, maaari na tayong makadaan ng maayos dito sa lugar na ito. Kung kayo po ay may balak na pumunta sa 24/7 Balikbayan, mag-ingat po. Kung sa tingin niyo po ay umuulan, delikado ang panahon, siguro wag niyo na lamang po ituloy ang binabalak ninyo kasi baka po may ano pang mangyari sa inyo at malapit na tayo sa ating pupuntahan. Ngayon nakarating na nga po tayo at agad-agad tayong kakain dahil parang hali na po at nakakagutom po ang biyahe. Ayan na nga po ang mga baon namin. Ayan po. Maingit ka, charot. At ayan po, makikita nyo ang swimming pool. Medyo malaki din po pala ang lugar na ito. At yan po ang mga kasama ko, si Brian, si Ryan, si Andy, and si Narish. Sila po ang mga kasama ko dito sa TV. Ipapakita ko naman po ang view ng dagat. Ayan po ang view kapag tanghali. Sunog ka kapag nag-swimming ka agad. So, kumain na po tayo. Kung balak nyo mag-swimsuit, siguro naman ay huwag nyong kakainin lahat ng baon ninyo. Charot! Yan po ang kinakain ko. Medyo diet po tayo ngayon kasi mamaya ay magsisimso tayo. Charot! First time ko rin matitikman itong local wine. Support local tayo. This is from Baguio. Binili ko lang dyan sa may tindahan sa amin. 100 pesos ang isa. So ayan, tagay na tayo. Ang pinili ko po ay Bugnay wine and Guyabano wine. So ano po kay ang lasa nito? So itatry ko na. Look. So ayun, lasang bulok na putas, charot. I mean, preserved fruit, yung na-preserved talaga, ganun naman talaga ang mga lasa nun, di ba po? Medyo may pagka bulok-bulok na, pero masarap siya. Eto naman yung tropa mong loyal sa jowa, na kahit may dumaan ng mga babae, mga chicks, hindi ka mapapalingon, o di ba? Sana all loyal! Ito naman yung tropa mong ang paglang ay kwento. Charot! At bigyan naman natin siya ng oras na magbida-bida. Kakanta daw siya. At maramdaman mo sana ang pag-ibig sa iyo. Di sasayangin ang pag-ibig na inalay mo. Di tingin mo lang ako, yan lang ang pangit ko.
aking pagmamahal. Sana na may malamdaman aking mamamula. At ikaw lang siyang laman. Sana'y tingin na mga panalangin at awitin kong to aking pagmamahal. Sana na may masuklian at malaman mo lang na ikaw lang siyang laman. Ang sangkulan mo sana'y tingin na mga panalangin at awitin kong to. At dahil maasim ating Guya Vine Wine, let's try naman with a scene, as in, kung ano ba nga ba ang lasa niya. So, itry na natin. Lok, 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 lok. So, ayun na nga po, ang lasa niya po ay bulok na prutas. Charot! Yung prutas na itinago ng matagal, preserved, yung po ang lasa niya matamis, masarap din naman. At ipapatry din natin dito sa katabi ko. Ano kayang masasabi niya? O, ayan yung asin. O, masarap daw. Natapos na ang inuman session, tayo naman ay mag-swimming. Pambata nga lang itong swimming pool na ito. Pero marami sila dito ng swimming pool. So, dito muna tayo kasi hindi pa tayo marunong maglangoy. Charot. Yung akala mo naman talaga, eh, magaling mag-swimming, no? Ang tubig po ay hindi masyadong malamig. Maligam-gam po siya kasi hapon na, diba? Medyo nabilad itong part na ito. Enjoyed the pool. So, try naman natin dito sa dagat. Ano nga ba ang lasa niya? Kung maalat pa ba? Or maasim na siya? Charot. Mga oras, ano na yan? 3 PM hapon na. Hindi na masyadong mainit ang sinag ng araw. Kaya perfect na mag-swimming pag ganyang oras. Ayun, nag-dive na nga yung Butanding. Charot. Ang kagandahan naman ng Butanding ay hindi ka malulunod, di ba? Kasi yung katawan mo ay salbabida na. Charot! So let's enjoy the view of this beach. Kami, pupunta naman namin yung part na may bundok doon sa may part na mabato dahil medyo bored na kami dito sa may mabuhangin, doon naman tayo sa mabato, doon po yun, lalakarin lang po natin yan. Maganda talaga mag-swimming mga ganitong oras na yung pag ano na, patakip silim dahil hindi na masyadong mainit sa katawan yung sinag ng araw. Pero huwag niyo rin po kalilimutan na maglagay ng sunscreen for protection ng skin. So, di ba, mabato? Ano kayang ginagawa ng mga batang yan?
Ano naman kaya ang kaguluhan dyan? Ano kaya binagkakaalabalahan yan? Siguro naglalaro, no? So pupuntahan nga natin, daanan nga natin ang mga bagets na yan. Maganda ang ganitong laro, no? Yung mga bata nandito lang sa may ilog, sa may dagat, yung walang gadgets, ini-enjoy nila yung pagkabata nila. Ah, mangingista pala ang mga batang ito. Parang nakikita ko na ang magiging future nila, ang maging isda. Charot! Ang maging fisherman pala, ayan sila, ang cute! Balik na tayo sa resort dahil na-enjoy na natin ang view dito sa my beach, your sand beach. Charot! Tayo sa may swimming pool with mini basketball court. Maraman, marang bull. Argila na. Ini-enjoy nila ang pagbabasketball. Ako naman ay tamang senti lang dito sa may duyan. So ayan sila, nagbabasketball pa rin ang mga isip ata. Thank you.
pwede na nga po tayong umuwi, nakapagbalaw na po ang lahat. Maraming maraming salamat sa 24/7 Balikbayan. At babalik-balikan mo naman talaga. At ayan po ang view kapag sunset na sa May Beach. Thank you for watching!